paghahambing ni Jesus sa mga tao sa kasalukuyan. Kudusin po halos 2,000 years ago na ito. Sapagkat bahagi yung 30 AD. Ngayon ay tayo ay 2023. So, bahagi na medyo may katagalan pero applicable pa rin. Kasi bakit? Yung panyaya na yung susunod. Ito yung mga tao kung tawagin mo natin ay walang pakialam. Ibig sabihin, sapagkat anong sabi ni Jesus, kami ay nagtugtog ng loud at masayang awitin. Eh, hindi kayo nagsisayaw, hindi kayo nasiyahan. Tumugtog na nakalulungkot. Hindi naman tumangis. So, tawag ako minsan ay indifference. Walang pakialam. Walang connection. Yun yung pahayag ng buong ikapal. At kung isa nakakalungkot, sabagat isa ho sa elemento ngayon, itong panahon ng information explosion ay alin? Yung tinatawag mo natin networking, napakahalaga ho, no? May connect. Ito yung binibigyan ng pagkapahalaga. Lalo-lalo na ho ngayon na napaka-advanced na yung ating teknolohiya to connect. Isang pindot mo lang sa cellphone, you know, pwede kang makonect. Siguro naman inabutan pa natin noon na yung mga mahal natin sa buhay na nasa abroad ay kung ang communication ay sulat, ay buwan ang inaabot para makarating yung sulat. Ngayon, pwede na minuto, nakikita mo na, face to face, hindi ka lamang harapan, virtual kung tawagin mo, ano? Yun ang ibig sabihin, virtual reality. Kaharap mo, kahit na malayo, nasa screen, pero makikita mo. Makikita mo kung anong ginagawa. Makikita mo kung ano yung mukha, ano yung suot. Bahagi ho, na huwag natin kalimutan. Napakahalaga ngayon yung marin yung connect. No? Kaya yung mga kabataan, anong kalimitan ang hinahanap ngayon? Connection. Connection ng wifi. Hindi kaya ng data. Kapag walang pang data yung mga yan, malungkot ang mga yan. So, napakahalaga yung connection. At alam niyo, isang maganda rin ng halimbawa na binibigyan pansin, no? Hindi lang po sa ating ipangayad yung ngayon. Kasi ito sinasabi ni Jesus, no? Na kumisan, pag-ingatan natin natin, we become disconnected sa realidad ng daigdig na ito. No? Saan tayo kumisan connected? Yung kuminsan yung mundo na ginawa ng isang tao o ng isang grupo, may mga taong gumagawa ng sarili nilang realidad o kahit ang mismo ang tao. Kuminsan makita natin na may mga taong make-believe. Yun ang malaking paniniwala nila. Ganito ang nangyayari. No? Bahagi ho. No? Kaya wag ko kayong magtaka kung bakit nagsabi ng iba na kaya natin ibaba ang bigas ng 20 pesos. Ibig sabihin, disconnected to reality yan eh. No? Hanggang ngayon, wala pa eh. Tingnan natin kung makakonect sa realidad. No? Kasi yun ang huwag natin kalimutan. No? Kaya kung minsan nakapagsasalita tayo ng mga salita na rin, disconnected. Hindi realidad, hindi realizable, no?
wala sa katotohanan at wala sa karanasan natin. Kaya kung maganda rin ang balikan natin, muli babalikan natin, ano, yung unang pagbasa sa sulat ni San Pablo muli kay Timoteo. Ano sabi ni Timoteo roon? Sabi ni San Pablo kay Timoteo din, gusto sana kitang makita. Kailangan, nung unang panahon, napakahirap din ang travel. So, bahagi yun. Pero anong sabi niya? Ngayon, kahit sa pamamagitan ng sulat. Sana magamit natin yung iba't ibang pamamaraan na communication. Ano? Bahagi rin o. Ano yung sinasabi ko sa mga guys yung pagsimbahan, lalong-lalong sa mga presidente, you meet your group. Pati matindi kayong mag-meet ng group. Sabi ko, kapag ako nag-meet ng group ninyo, bali wala yung pagka-presidente ninyo. No? Kasi trabaho nyo yan eh. Ako lang ang magaling. Hindi ko kayo tinuturuan. No? Kaya ikaw ang presidente, ikaw dapat na mag-meet ng grupo mo. No? Ikaw ang presidente. No? Pwede kong gawin nyo, but I will not be teaching you. No? Pwede masabi na ang galing-galing ko, pero pag nawala ako, hindi ko kayo tinuturuan. Eh mali. No? Hindi ganun. Kinakailangan ang pagtuturo ko, narito man ako o wala ako, kinakailang masanay kayo. Kaya nga mayroong, kung tawagin natin, babalik ulit tayo dun sa hierarchical. No? May hierarchy tayo eh. No? So, useless yung pagiging presidente mo. Kung ako lang din ang magbibit ng grupo, no? O na mag-organize yung pangsimbahan yun. Kaya bahagi yun na kung saan ay makita na. At itong sulat na ito ay sulat ni San Pablo sa kanyang kapwa lingkod. No? Sulat ni San Pablo sa kapwa obispo na si Timoteo. No? Na nagnanais na rin na gabayan si Timoteo, no? Na kapwa lingkod niya. So, they are at the same level, pero tinutulungan, ano? Ayayaan nyo na balikan natin, ano? Bahayag ko rito, sabi ko, ni maiksila mo naman, ano? Yung sulat ni San Pablo kay Timoteo. Pinakamamahal, malaki ang pag-asa kung magkikita tayo sa lalong madaling panahon. Gayon man, sinulat ko rin ang mga tagubiling ito upang hindi man ako makarating agad. Ay malaman mo rin ang dapat ugaliin sa sambahayan ng bahay ng buhay na Diyos. Sa simbahan na siyang haligi ng at saligan ng katotohanan na paghiwaga na mga katotohanan ng ating reliyon. Siya ay naayag ng maging tao at pinatotohanan ng Espiritu. Nakita ng mga anghel, ipinangaral sa sanlibutan, pinaniwalaan ng lahat, at sa langit ay tinanggap. Haligi at saligan ng katotohanan. So bahagi yun, anything that is hindi katotohanan, ay huwag nating panikan. Bahagi yun, lahat ng bagay na walang basihan, huwag nating panghawakan. Katotohanan eh. At yung binanggit dito ay kisinatalin, yung katotohanan na bahagi ng ating pananampalataya natin, ang Diyos ay naging tao. Yung tinatawag na incarnation, pagkakataon, ang Diyos na naging tao. Maraming katanungan yan eh, kasi isa yan sa mga itinuturo ng ating pananampalataya, pag kinakailangan na maging tao ang Diyos, Diyos na yon. Para alin? Para maipangunawa sa atin na naiintindihan tayo.
maging maliwanag na alin, yung kanyang pamamaraan ay isang pamamaraan na hindi lamang ng kanay sa pula. No? Kasi maging maliwanag na rin, he is directly connected with us. Hindi lang siya po yung spirit. Kaya masabi niya na, alin, naunawaan ko kayo. Kasi may direct link ako sa inyo eh. May connection ako sa inyo. Ang Diyos ay naging tao. Kaya napakahalaga po yung pagkilos na yun, ng katotohanan na yun, na may pakinggan ko sa atin. Nanawari po, pahalagahan din natin. Kaya, pagkakataon na maunawaan din natin, at sana makita rin natin, katulad ng halimbawa ng ano, na yung kahalagahan na banal na Eucharistia, kasi yun yung link natin, ano? Na yung link natin na rin, isa sa pag-imaliwanag na unayan natin na narito ang Diyos sa anyo ng tinapay at ng alak sa banal na Eucharistia. Yan yung pinaka-connection natin. Kaya ako po ay nagpapasalamat sa mga nagtatanong at patuloy po natin ipinaalala kasi gusto niyong malaman ang mga katotohanan tungkol sa ating pananampalataya. Kausapin ninyo si Jesus. Kausapin ninyo si Jesus para masabi ninyo na hindi lang sabi ni Father. Hindi lang sabi ng kani-kanino. Kasi bakit? Kasi maliwanag nga rin, ha? May direct connection tayo. No? At yun po ang isang biyaya na ipinagkaloob ng Diyos sa atin. No? Yung banal na Eucharistia, yung sakramento sa altar, ang Diyos na nasa gitna natin, na rin handang makinig sa atin sa lahat ng pagkakataon. Kinakailangan lamang ay makipag-ugnayan tayo sa Kanya. So hindi po ang Diyos ay unreachable. Siya ay nandiyan dito sa banal na Eucharistia, sa tabernakulo, doon sa perpetual Eucharistic Adoration Chapel natin. Kaya sabi ko nga, doon sa mga nagtatanong, ay the very fact na yung pagtatanong, pinapakinabangan natin yung connection natin sa Diyos at gamitin natin yun. Kasi yun ang pinaka-connection natin sa Diyos eh. At kalimitan, binibigyan ko ng pagkapalaga yung ating communion. Na alin, kaisa ko ang Diyos. Hindi lamang sa Espiritu. Ngunit katawan at dugo. Biro mo yun. Kaisa mo ang Diyos. Kaisa natin ang Diyos. Sabi niya ay talaga pag naiintindihan natin yung realidad na ito, no? O baka tayo ay make-believe lang. No? Pakita natin na hindi ito make-believe. Ito yung realidad. No? Kaya sana po ay huwag natin sayangin ang biyaya ng pananampalataya na ipinagkaloob ng Diyos sa atin bilang mga mananampalatayang Kristiyanong Katoliko. Walang ibang nagsasabi na rin, may direct connection sila sa Diyos. No? Sa kanila yan rin, kung mag-iisip lang sila, no? Tayo meron sa banal na Eucharistia. Physically and spiritually. Bakit? Katawan ni Kristo yun eh. Katawan ng Diyos. Nandito ang Diyos kasama natin. Kailangan, sabi ko ba, to be believed.